Nasa Pilipinas po, sa ilalim ng Benam o Philippine Rise, ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ang kaldera po ay yung uka o crater na nilikha ng pagsabog ng bulkan. Ang tanong, aktibo pa kaya yung bulkang lumikha sa kaldera? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Ang pambihirang yamang dagat na makikita sa Benham o Philippine Rise, gaya ng mga malawak na coral reefs at mamahaling commercial fish tulad ng bluefin tuna, bunga raw ng mga volcanic eruption na nagbuo ng volcanic plateau may 47 milyong taon na ang nakararaan. Nadiskubre nga rito ng New Zealand-based Pinay geophysicist na si Jenny Barreto at dalawang kasamahan ang kaldera o crater na iniwan ng isang underwater volcano. Pinangalanan nila itong Apolaki na ibig sabihin ay higanting panginoon o pinuno, hango sa Filipino mythical God of the Sun and War. Base na rin sa inilathalang research paper ni Barreto at kanyang mga kasamahan, ang Apolaki ang maituturing na pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ayon kay Barreto, may diameter ng 150 kilometers ang Apolaki kaldera at tumbas ng distansya mula Quezon City hanggang Paniquitarlac. Kasya rin sa loob ng Apolaki kaldera ang higit 7 Taal Lake. Halos triple ang laki nito kumpara sa Yellowstone kaldera ng Amerika. Nabubuo ang isang kaldera dahil sa pagguho ng isang bulkan na lumilikha ng higanteng butas sa lupa. Sabi ng FIVOX, milyong taon nang dormant ang bulkang lumikha ng Apolaki kaldera. Sa tingin natin, mga 20 million years ang kanyang activity around 46 million years ago to 26 million years ago. Pero dahil ito ay matagal nang hindi sumasabog, hindi dapat mangamba ang ating mga kababayan dyan. Posibleng nag-iwan din ng chromite, nickel at manganese deposits ang mga underwater eruptions doon. Pero ayon kay Solidum, imposibleng may langis dito. Imposibleng magka-oil kasi ang oil ay galing sa mga vegetation, sa forest. Walang ganyan dyan sa lugar na yan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.